Pupunta siguro yan sa Apang Bato. May mga ano dun eh. Semi off-road light trail. Alright, what's up? Pupunta ako ngayon sa Pasa. Sa Honda Dauguan Zone. Nakagaling lang namin nung isang araw sa ride. Punta kami ng La Union, tapos dumiretso kami yung Baguio. Tapos uwi. Ngayon, napansin ko, nung pag-uwi namin, may tagas na yung kanang ano, front fork. Matagas yung fork oil. So, sira na yung ano nito, oil seal nito. O kapwa, nakabili na ako ng oil seal. Na genuine. Tapos pumili na rin ako ng fork oil na Honda. Hindi naman sa Honda din. Ngayon dapat kakabit ko kahapon eh. Kaya papalitan ko ng oil seal. Kaya lang hindi mabaklas yung ano ko. Sa axle nut, napahigpit yung kabit ko nung nakaraan. Tinanggal ko kasi yung ano eh. Axle slider. Tapos sobra higpit, hindi ko na malis. Hindi ko na pinilit, baka mabilog eh. Dadaling ko na lang sa kasa para di maluwagan. Para kung sakali magbabaklas ako, wala na akong problema. Wala kasi ako nung impact tool na ginagamit doon, yung panghigpit tsaka panluwag. So tara, punta tayo sa kasa. Hindi ko na lang papaayos. 100 lang daw eh. Pamura. Let's go! Nabili kong fork oil tsaka oil seal. Palta natin. Tara. Luwag na. Ha? Sumay ka naman. Ilokon eh. Check na yung meme yan o. Check natin yung standard na ano. Para na yung size. Ah, gawa nung may ano ba yan ah? Ang lock. Parang lock type ano. Uy, kailangan na palitan. Dumi na no? Itim na eh. Na. Siguro yung chapal para ano? Tsaka parang wala nang laman eh no? Kunti lang. Tagas kasi ng tagas. Diyan nasisira yung oil seal. Dahil nagbabawas. Ano ba ang ano dyan? Tuwing kailan ba dapat yan ipalitan ng langis? Ano to? Every 10,000 lang. Ganun din. Parang kaya, one year. Depende. 6,000, 7. Basta depende kung... Basta pag nararamdaman mo na yun, parang medyo matikas na yun. Showa din pala to? Ha? Showa? Oh, original. Ganyan din yun sa ADV eh, no? Showa. Kaya parang tibay, no? Bali ano to? 61mm lang ngayon. 60 lang talaga? Oo, 61. 79. 60 lang na Hermes. Ito, yung capacity niya na hanggang dito lang siya. Okay. Dito lang meron yan. Ang detalyado, no? Yung ano, procedure na isang tayo. Co-convert mo pa, no? Yung dami ng ano, ng fork oil na ilalagay. Pero sabi sa akin yun, pag nakakita ka ng ganyan, yan na yung mismo. Co-convert mo lang siya sa ML. Yung gawin mo ng ML. Ayan pala, ano, tamang dami. 62. 62 ML. Pero sa inyo yan, depende naman yan eh, no? Yun, yung laking ring. So, ibibitawan? Kapunas. Katalsik yun eh. Spring kasi. Yun, spring. Nasa loob yung... Spring din na maliit. Kaya yun. Matulak. Yan, dito talaga yung screw. Oo, dito. Ito yung... Sa ilalim. Ayan, thread. Na. Ito pala yung pantanggal ng ano? Fork oil seal. Fork oil seal. Ayun yung cover lang yun eh. Dust cover. Dust cover. Mapunta na yan. Meron pang spring. May spring din. Lock. Lock spring.
Tapos yun na yung port oil seal. Ito yung pantatanggal. Ah, pasikwat din, oh. At least hindi mo na damage, no? Oo, walang damage yan. Galing. Tapos meron din ito. Yan. Spacer. Spacer. Sa baba. Ah. Tapos ito sa taas. Ibabaw na. Maraming nagkakamali dito. Nagkakabaligtad. Yan yung bagong oil seal. Cork seal. Ito yung gamit kong ano ah. Grasa. Ganda kasi yan. Oo nga. Sige sa panggilid. Alalangin siya. Tsaka may orientation yan. Diba? Ayan yung may ano, yung dapat nasa ibabaw. Ito sa ilalim, sa ibabaw. Ayan may text na. Oo, ito sa ibabaw. Yung may text sa ibabaw. Lagyan mo lagi ito ng konting grasa, huwag yung marami. Para lang pag pumasok yung hindi siya agad magkasyas. Yung washer? Nalaglag? Ang galgo kanina, nitingnan ko eh. Ayan. Yung text sa ibabaw. Kamay muna. Tapos pwede mo rin gamitin yung lumang ano dyan eh, oil seal eh, no? I-tap nga, pwedeng ganyan. Tapos ito mas safety. Ayan. Para mabaw na mabuti. Hindi madadamage. Lapat na lapat. Lapat oh. Cross cover. Cross cover. Okay. Yung code. Itong ano. Pwede rin to sa XRM, no? No, pwede. XRM VMX. KGH. Yung lagi nyo tandaan yung gitna. Mas madali sa saluloy yung gitna eh. Oil seal. 280. Ayan yung ano. Spring. Laking nasa dulo no. Iditin na naman. Ay, iditin. Ayaw mo na. Gas. Talaga yung laking ring. Oh, susunod na ulit dyan. Ah, ilock mo muna. Ah, para isang buo na. Ilock mo na ilalim. Yan, saktong ikbit lang, no? Isang pukpok lang. Ay, mulas. Impact drive. Umiikot siya pag pinukpok mo. Yung pangigpit. Na-lost thread na. Tsaka matatagas. Galing ulit para mabalitan na ng ano, salinan. Ano. Ito kasi 60mm yan. Ah. Okay, okay na siguro yun. 60mm. Hindi ka magdagdag. Kaya mas maigi yung ano, kulangin kaysa masobrahan. Kasi pag nasobrahan, mayroon magbawas. Tanggalin mo na naman yung drain plug. Yan, 60mm. Sali sa ibabaw. Lock. Isip
ko rin niya kanina eh, baka mahirapan ako dito ah. Oo, mahirap talaga magiging. Iba ginagamit T-range, hindi na ng dibdib. Okay na, isa natin ano. Shock. Ayan. Ganda na ng play oh. Nagpagas. Ayos. Yung isa, papalitan na lang ng ano. Oh, na oil lang, binabanda na IC. Hindi pala eh. Yan. Konti-konti. Ito na isa. Pero ilan lang na ano. Nabawasan eh. Ilan yun. Ay, buti na lang. Nandito ka na, sir ka. Nandito ka na, ilalagay na. Sakto eh. Sakto. Okay, kakabit na lang ulit. Okay na, kakabit na lang. Ano pa tayo natirang oil? Bali, 60-60. Ngayon pa na to, 80 pa itong natira, no? Ang magagamit pa. Gamit pa 6. Ayan na, 120 pesos lang naman to. Ngayon lang kabit to. Basic na lang to. Ayan, dito. Dalawang nut. Siyalain lang itong ano. Kapit mo na niya. Alright, ayos na. Ayos na niya yung ano, fork natin. Front fork seal, front fork oil. Nawalta na. Ay sila naman yung may sira eh, may tagas. Ayan, okay na ulit ang suspension nito sa harapan. Detalyado naman din yung video. Okay na, nung chinecheck namin, pansin niya yung ano, brake pad ko, palitin na. Kaso kulang yung dalawang pera eh. 500 pala yun, brake pad na genuine. Huwag daw aftermarket, uubusan yung disc. Kaya mas maganda kung genuine yung ipapalit pa rin. Papalitan natin yun, susunod. Ibili ako doon. Ako na lang gagawa, madali lang yan. Sinisiguran yung buong caliper. Yan naman akong tools. Pag yung total nag-astos ko, yung labor, 100 pesos, or 105. Tapos yung oil seal, bili ko nga, 280. Tapos yung fork oil naman, 120. Umura lang din. Tapos ako nabigyan kayo ng idea nitong vlog na to. Hindi kalimutan mag subscribe, like, comment, share, subscribe para yung mga tropa niya na may ganito din na motor, magka-idea sila. Dahil ilan naman baklasin, kaya naman i-DIY. Kaso yun nga, hindi ko mabaklas yung ano eh, yung nut eh. Kasalanan ko rin yun. Pero okay lang yun, mura lang nagastos ko oh, sa labor, 100 pesos. Nakakuha pa ako ng mga tips. Kasi hindi naman tayo professional talaga na ano eh. Inaaral lang din natin yan. So, siguro tapusin ko na yung vlog dito. So, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe. Alright, ride safe!